So, sinasuggest ko kung gusto nyo mag-lose ng weight, hindi nyo naman kailangan tanggalin yung carbohydrates o yung kanin completely, pero meron kayong alternative. Hi guys, RJ Bautista po to and welcome to Pinoy Fitness TV. Ngayon po sa video to, explain ko sa inyo kung ano ba yung pinagkaiba ng white rice at saka brown rice. At saka guys, sasabihin ko rin dito sa video to kung kailan ba natin kailangan kainin o yung the best time na kailangan natin kainin yung white rice at saka brown rice. At saka for additional information, magbibigay din ako dito yung mga benefits ng rice, particularly hindi lang sa brown or sa white rice, at saka kung ilang calories ba yung per cup ng rice. So kung gusto mo malaman lahat yun, kailangan mo panood mo itong video ko simula ngayon hanggang matapos para magkaroon ka ng idea at saka malaman mo kung gaano ba ka-importante yung rice sa katawan natin. Pero bago ko umpisahan itong video, kung bago po kayo sa YouTube channel ko, ini-invite ko po muna kayo mag-subscribe. Nagbibigay po ako ng free tips, free information at saka free advice about sa fitness, nutrition or sa diet at saka sa healthy lifestyle. At saka guys, huwag nyo kalimutan, nag-upload din po ako ng video once a week or every Friday. Pumunta lang kayo sa YouTube channel natin ng every Friday para makita nyo yung bago kong video or yung latest video ko. Kung ma-miss nyo man yung latest video ko every Friday, huwag kayong mag-alala. Basta, i-click nyo lang yung notification button or yung bell button dun po sa baba nitong video para once nag-upload ako ng bagong video, eh, mananotified pa rin kayo. Gusto ko rin po sana i-clarify na hindi ako doktor, hindi ako nutritionist or dietitian. At higit sa lahat, hindi rin ako professional bodybuilder, pero meron po ako at least 7 years background sa fitness industry. Yung 7 years background na yon at saka experience, i-share ko po yun sa inyo dito sa YouTube channel ko, sa inyong lahat, para matulungan ko kayo na ma-achieve nyo yung fitness goal nyo din or yung fitness body nyo din. Okay? So, umpisa na po natin itong video. Una po sa lahat, explain ko muna kung para saan ba yung rice at saka kung ano ba yung nagagawa ng rice sa katawan natin. Yung rice ay yun yung part ng carbohydrates. Kumbaga, sa isang meal o sa isang pagkain, meron yung calories. Yung calories, meron yung tinatawag na macronutrients. Okay? Yung macronutrients, nahahati yun sa tatlo. Ay yun yung tinatawag nilang carbohydrates, protein, at saka fat. Yung carbohydrates, doon natin ipapasok yung rice. Okay? Ayun yung part ng rice sa calories o doon sa kinakain nating meal sa isang araw o sa isang meal. So, yung carbohydrates, importante yon. Kailangan natin kainin yon, especially kung nagbubuhat tayo ng mga weights o yung ginagawa rin yung physical activities natin o kung naglalaro man tayo ng sports. Kasi yung carbohydrates, ayun yung magbibigay ng energy o yung lakas sa katawan natin. Kung hindi tayo kakain ng carbohydrates, ang mangyayari niyan, eh yung katawan natin, manghihina yon. Especially kung nagbubuhat tayo, eh ang pwedeng mangyari niyan, eh pwedeng habang nagbubuhat tayo, yung binubuhat natin, eh pwedeng mag-collapse yung katawan natin. At the same time, kung ano man yung binubuhat natin, eh pwedeng bumagsak sa katawan natin at ma-injury tayo. So, yun yung importante ng carbs o ng carbohydrates sa katawan natin. So, kung gusto nating lumakas habang nagbubuhat o kung gusto natin ng magandang performance sa gym o yung pagbubuhat natin o yung sa fitness activities natin, kailangan kumain tayo ng enough carbohydrates para hindi tayo manghina. Ayun yung role ng carbohydrates. So, tandaan nyo yan. Ngayon naman, sabihin ko naman sa inyo yung benefits ng carbohydrates o ng rice. Una sa lahat, sabihin ko muna yung benefits ng brown rice. Yung benefits ng brown rice, ito, magbibigay lang ako ng mga ilang example. Ah. Ang example ng brown rice, ang benefits nito, una sa lahat, mataas to sa fiber. Yung fiber, ayun yung nagbibigay ng tulong or ng support para hindi tayo ma-injury or para sa bones or sa joints natin habang nagbubuhat tayo. So, yun yung importante ng brown rice. So, yun yung isang benefits ng brown rice. Punta naman tayo sa pangalawang benefits. Yung pangalawang benefits naman itong brown rice, isa to sa antioxidant. So, yung antioxidants, ayun yung magbibigay ng nutrition para hindi tayo magkasakit. Kumbaga, siya yung sumusuporta sa katawan natin para maiwasan natin yung mga kung ano-ano mang mga sakit. So, ayun yung number... So, yun yung pangalawang benefits ng brown rice. Una sa lahat, mataas na siya sa fiber. Pangalawa, antioxidant na siya. At saka ito, magbibigay pa ako ng isang example o ng isa pang benefits ng brown rice. Itong brown rice, isa tong slow-release carbohydrates or slow-release sugar. So, yung slow-release carbohydrate at saka yung slow-release sugar, maganda yon kapag
katapos natin mag-workout. Kasi una sa lahat, ibig sabihin ng slow, di ba, mabagal. Kaya nga tinawag na slow, kasi mabagal. Di ba? So, ibig sabihin, kapag kinain natin yung carbohydrates, yung brown rice, ibig sabihin, magbibigay siya ng mga magandang nutrients sa katawan natin ng mabagal. Kaya siya now ng slow para yung mga nutrients na kinakain natin eh hindi siya magda-digest agad. So mapupunta siya sa muscle natin at saka at the same time sa joints natin ng dahan-dahan. Hindi siya mabibigla yung katawan natin o yung joints natin para sa mga nutrients. Ayun yung mga benefits ng brown rice. So punta naman tayo ngayon sa white rice. Bibigyan ko naman kayo ng mga example at saka benefits ng white rice. Yung white rice naman, ito naman yung tinatawag nilang fast release carbs or fast release sugar. Yung ibig sabihin ng fast release sugar, ibig sabihin naman mabilis, di ba? So maganda to, kakain natin itong white rice bago tayo mag workout. Okay, recommended ko to, or ginagawa ko to palagi. Lagi kong kinakain yung white rice bago ako mag-workout sa gym or bago ako magbuhat ng mga weights for at least 1 hour to 2 hours. So, ibig sabihin ng fast, ibig sabihin pag kinain mo siya, magbibigay siya ng mabilis na energy sa katawan natin. So, kapag kinain natin yun, ibig sabihin within an hour, pwede na yung katawan natin na magbuhat. Magsusupport yun sa mga strength training natin or sa pagbubuhat natin. Hindi lang yun sa mga daily activities natin, pati na rin sa sports natin. So, yun yung isang benefits ng white rice. Kung gusto nyo kumain ng white rice, sinasuggest ko na kainin nyo siya bago kayo mag-workout o bago kayo maglaro ng sports nyo or kahit anumang physical activities nyo. Pangalawang benefits naman ng white rice ay mataas to sa calories. Okay? Compare sa brown rice. Mamaya explain ko sa inyo kung ano ba yung pinagkaiba ng calories ng brown rice at saka white rice. Sabihin ko muna yung benefits nitong white rice. Yung calories nitong white rice compared to sa brown rice ay mas mataas siya ng at least 100 to 200 calories. So ibig sabihin kapag nagbo-bulk tayo, ibig sabihin kung kailangan natin mag-gain ng weight eh kakain lang tayo ng white rice ng mas marami, eh ibig sabihin yan eh mag-gain tayo ng weight ng mas mabilis. So last benefits naman nitong white rice para sa katawan natin. So itong last benefits na to, maganda to kasi compare sa brown rice, ang white rice ay mas masarap kainin kasi yung brown rice medyo wala siyang lasa compared dito sa white rice. Kapag niluto mo tong white rice at saka pag kinain mo tong white rice, kumbaga mas malinamnam siya compared sa brown rice. So mas masarap siyang kainin compared sa brown rice. So ayun yung tatlong benefits nitong white rice at saka brown rice. So nasa sa inyo na lang yan kung anong gusto yung kainin, especially kung magbubuhat kayo sa gym at saka sa sports nyo or sa daily activities nyo. Okay, nasa sa inyo na lang yan. Ngayon naman, explain ko sa inyo yung calories ng brown rice at saka white rice. So sa isang cup ng brown rice, sa brown rice muna tayo ha, sa isang cup ng brown rice, meron tayong makukuwang at least, eto ha, tandaan nyo, 155 to 200 calories. Sa isang cup lang yun ng brown rice. Sa isang cup naman ng white rice, ang makukuha naman natin sa isang cup ng white rice, eh at least minimum, tandaan nyo ito ha, 200 calories to 300 calories. So, ayun yung minimum ng calories na makukuha natin sa brown rice at saka sa white rice. So, kumbaga, at least 50 to 100 calories yung pinagkaiba niya sa white rice at saka sa brown rice. Saka ito, guys, additional information. Kung gusto nyo mag-lose ng weight, sinasabi nila na ikat natin yung carbohydrates. Para sa akin, kailangan yung ikat yung calories, hindi yung carbohydrates, okay? Especially kung gusto natin mag-gain ng muscle habang nag-lose tayo ng weight. So, ang ibig kong sabihin dito, para mag-lose tayo ng weight habang nag-gain tayo ng muscle, eh, ang sinasuggest ko, mas maganda kainin natin yung brown rice kasi una sa lahat, mababa siya sa calories compared sa white rice. At the same time, makakatulong siya sa pag-maintain ng muscle natin at saka pag-grow ng muscle natin kasi nga, di ba, mataas siya sa fiber. At the same time, eh, may antioxidant siya. Makakatulong yun sa pag-recover ng muscle natin o ng katawan natin pagkatapos natin mag-workout. So, sinasuggest ko kung gusto nyo mag-lose ng weight, hindi nyo naman kailangan tanggalin yung carbohydrates o yung kanin completely. Pero meron kayong alternative. Yung alternative na yun, ito yung brown rice. Isa to sa sinasuggest ko kung gusto nyo mag-lose ng weight, eh, kung gusto nyo mag-lose ng weight, makakatulong tong brown rice. Hindi lang siya maganda sa katawan natin, eh,
makakatulong din to para makapag-lose ng weight. Sa white rice naman, ito naman yung sinabi ko nga kanina, kung gusto mo mag-gain ng weight, kailangan natin kumain ng mas maraming white rice compared sa brown rice. Pero kung gusto mo naman mag-maintain ng weight, ito naman, sinasuggest ko nga, kung meron kang option, kainin mo yung white rice mo bago ka mag-workout, tapos yung brown rice mo after mo mag-workout, para bago ka mag-workout, meron kang energy, enough energy para makapagbuhat. At the same time, pagkatapos mo magbuhat, pagkatapos mo gamitin yung muscle mo, pagkatapos mo gamitin yung joints mo, syempre, masakit yon. Ibig sabihin, para maiwasan mo yung sore the next day, kung kakain tayo ng brown rice, ay yung makakatulong para hindi maging sore yung muscle natin o yung katawan natin the next day. So, yun yung pinagkaiba ng white rice at saka brown rice. So, nasa inyo na lang yan, guys, kung ano gusto nyong kainin bago kayo mag-workout, pagkatapos nyo mag-workout, or kung ano man yung gusto nyong kainin araw-araw. Sinasabi nga nila, rice is life. Ito, guys, little information lang. Sabihin ko lang sa inyo kung gano'ng katagal lutuin yung white rice at saka brown rice. Kasi makakatulong to, especially kung nagmamadali kayo or hindi. Yung white rice, isa tong benefits, maluluto yon ng at least 15 to 20 minutes maluluto mo yung white rice compare sa brown rice. Yung brown rice, maluluto yon within at least minimum to at 35 minutes to 45 minutes. Bakit siya mas matagal lutuin? Kasi sinabi ko nga kanina, yung brown rice, isa yung slow release carbs or slow release sugar at saka part siya ng whole grain family. Ibig sabihin ng whole grain, mas matigas siya compare sa white rice. Okay, kaya mas matagal siyang lutuin. Sa next video ko, so abangan nyo to ha, magbibigay naman ako ng tips kung paano lutuin yung brown rice para pag kinain natin siya, hindi siya sobrang tigas. Kasi ang nangyari sa akin, na-experience ko noon, yung una kong pagluto ng brown rice, mali yung tubig na nilalagay ko habang nagluluto ako ng brown rice. So ang nangyari, pagkaluto ng brown rice, nung kinain ko yon, napakatigas. Para siyang hindi kanin eh. Para siyang tutong. Para siyang tutong. Alam niyo yun? So, para maiwasan niyo yun, sa next video ko gagawin ko yun. Kasi kapag sinabi ko pa kung paano lutuin yung brown rice, hahaba tong video. Ayaw natin ang masyadong mahabang video. Para ma-specify ko yung pagluto lang ng brown rice, stay tuned kayo sa next video ko, okay? Yung white rice naman, madali lang lutuin, di ba? Parang kung ilan lang nilagay natin cup ng rice, sabihin na natin 3 cups ng rice, ang gagawin natin, 3 cups din ng tubig, dagdagan lang natin ng isang cup. So, additional 1 cup. So, para sa akin, yun ang ginagawa ko pag niluluto ako ng white rice. Pag niluto na siya, okay na siya pag nilagay mo siya sa rice cooker. So, within 15 to 20 minutes, okay na yung white rice. So, naintindihan nyo na kung ano yung pinagkaiba ng white rice at saka brown rice. So, i-comment nyo naman ngayon sa baba, dito sa baba ng video, kung ano mas prefer nyo, white rice or brown rice. Okay? Hintayin kayong mga comment nyo. So, ito po muna yung video ko ngayon, guys. Sana itong video ko nakatulong sa inyo. Kung nakatulong po itong video ko sa inyo, sana po i-share nyo po itong video ko. Hindi lang po para sa inyo, para din po sa lahat, para malaman nila kung ano ba yung pinagkaiba ng white rice at saka brown rice, kung ano ba dapat nilang kainin bago mag-gym, pagkatapos mag-gym, bago yung sports nila, bago yung daily activities nila, kahit lang sa araw-araw na pagkain. Okay? Kasi alam nyo naman, rice is life. Saka guys, huwag nyo kalimutan, kung nagustuhan nyo itong video ko, nakatulong to, i-like nyo to. Saka, ulitin ko lang po, kung bago po kayo sa YouTube channel ko, ini-invite ko po ulit kayo mag-subscribe. Nagbibigay po ako ng free tips, free information, at saka free advice about sa fitness, nutrition, or sa diet, at saka sa healthy lifestyle. At saka huwag nyo po kalimutan, nag-upload po ako ng video every week or every Friday. Pumunta lang kayo sa YouTube channel natin na every Friday. Or kung mamiss nyo man yung video ko every Friday, huwag kayo mag-alala, i-click nyo lang yung notification button dun po sa wantong video para once na nag-upload ako ng bagong video, man-notified po kayo. At saka, para makita nyo rin ako every week. Diba? So, I'm out for today. Kita-kits ulit tayo next week para sa bago kong video. Okay? Peace.